Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV. Seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes and Digital Free-to-Air Channel 29. Also heard on DZRJ 810 AM. Secretary Sal Panelo and co-host Pia Morato and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ810AM and subscribe and like and watch on YouTube, RJ News PH. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world. Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on TV Radio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810AM, and YouTube channel RJ News PH. Fearless views, commentaries on the latest and most controversial issues. Bold, frank, honest, balanced, simplified, and direct-to-the-point discussions of the latest happenings in the country and around the world. Watch and listen to Canyon as Raleigh Cannon comments on social, political, and economic issues. Canyon fires on Teleradio Bandido on Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays from 12 noon to 1 p.m. Hosted by veteran radio commentator Raleigh Cannon. On Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ810AM, and on YouTube, Channel RJ News PH. Hanggang sa nakita po yung police, bumunot ng baril. Yung may kulang na pagdudunot ng baril. At pinalo sa akin, dito malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang imbis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Pulpo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Mga dam,
Siyempre, lalo na pag magtatanim ka na ng binhik. Siyempre. Binhi, kasi diba? Hindi mabubuhay ang isang binhi. Aani na ng magandang ani. Correct. Hindi kasi mabubuhay ang binhi kung nagbibitak-bitak. Oo. Tuyot sa tuyot. Kailangan may ulan. Yan. Kundi masisiligan. Kailangan nadidiligan ang mga bulaklak. Bulaklak. Kuya mo. At lupa. Madidiligan yung ang tawag nila. Madidiligan na lupa. Yun, nadidiligan ang tigang na lupa. Kaya naman, bumubuyang-yang ang mga flowers. Bumubuka ang mga bulaklak, nagyayabong. Para tayong tumutula, Kuya Mon. Bahala na sila anong ibig nating sabihin. Basta tayo ay magtatanim. Sabihin naman ay yung planting rice naman at saka yung mga prutas, yan. Okay, kayo baka kung ano kasi iniisip yung pinag-uusapan namin eh. Green mind tayo, di ba Kuya Mon? Green mind tayo. Green mind, o. Kapag tumubo na yung bulaklak, napakahalimuyak, di ba? Ay, talaga. Mabango kami. Mabango. Kaya pinipitas yan eh. Di ba? Kaya pinipitas eh. At, yeah. Masarap pa amoy-amoyin yung mabango ng bulaklak. Tsaka dapat hinog na kung pipitasin mo, Kuya Mon. Oh, dapat ayun, dapat kinog na. Huwag yung mga bubot. Dapat bubot. Hindi dapat. Magbubot. Hindi dapat bubot. Dapat hinog na hinog. Kailangan yung full bloom. Ayan. Full bloom. Ayun. Hingin mo naman. Para matamis pag kinagat. Kasi hinog na. Di ba? Di ba? Sa bayabas? Kailangan matamis pag pinitas mo. Pwede mo bubot kainin mo. Mapakla. Mapakla. Mapakla pa yun. Kailan yung frutas, alba frutas. Masarap. Kagatin mo, masarap. Yan. Matamis, di ba? Kasi full blown na. Kore. Full blown. Isa doon sa maliit pa. Kagatin, hindi mapakla. Ayan. Mapakla pa. Speaking of bubot pala, Kuya Mon, partner, eto. Nag-umpisa na ako mag-profiling at meron tayong... yes, meron. Kumbaga itong project na to ay kumbaga sa ano, eh, talagang bubot pa dahil nakapili ako ng ating unang maswerteng makakakuha. Wow! Ang ating i-negosyo. Ayan. May video clip na nananawagan Fatima Borromeo, Angel Viola, paki-play nga yung clip. Panoorin nyo po, narito po. Buena mano yan. Buena mano. Sir Mon Tulfo and Sir Bon Tulfo at sa i-franchise sana po isa po akong makilig nyo na mabigyan para po magkaroon po ng tuhunan. Parang hindi na po ako mag-iisip-iisip sa labas. Pangako ko po diin natin at sasalubiin ko po ito. Malaking tulong na po ito para po sa akin at sa aking pamilya. Salamat po. God bless po. Pero hindi siya. Midget. Oh, midget nga siya. Hindi, actually, hindi lang nag-form yung ano niya. Yung legs and arms and legs niya na maayos. Kaya siya maliit. Pero normal siya. I will explain. Papaliwanag ko mamaya kung bakit siya ang napili ko. Ayan. Kasi cute siya. Ayan, sige, samahan niyo po kami mamaya pag pinaliwanag po yan ni partner at Bon, yung tungkol sa inegosyo na yan. Siyempre, hindi pa rin po mawawala yung ating serbisyo publiko, yung ating mga sumbong na inihanda na yung araw ng Lunes na ito. Sana Kuya Mon, yung mga nasa quarantine nakakapanood o nakakapakinig sa atin, ano, para naman hindi sila nalulungkot sa loob ng kanilang mga quarantine room. Oo. Sana may TV, may cellphone, or may radio kaya sila dyan sa loob. Kaya may napapagigan naman tayo sa internet, di ba?
Yes. Yes, ha, paano tayo, Kuya Ma? Bibiro yung 14. Sorry. 14 days din na naka-quarantine kayo dyan. Eh, gusto namin malibang din kayo habang kayo ay naririyan. Antabayanan nyo po mamaya ang sumbong po ng isang kasambahay na nagsilbi ho ng 9 years mula ho dito sa kanyang amo dyan sa Binyan, Laguna, na humingi po ng tulong sa atin dahil nagkakasakit na siya, hindi na niya kaya magtrabaho, eh gusto na daw niyang umuwi ng probinsya. Kaya po tayo po in-action na natin ito, humingi tayo ng tulong sa kanyang employer. Natulungan naman. Yung pang, ano Kuya Mon? Anong probinsya niya? Taga Antique. Antique. Taga Antique, inanay. O, mamaya, tabayan niyo po. May mga barko na ba? Aeroplano? Wala pa, no? Waiting itong mga to, waiting. So, willing naman siya. Willing to wait naman daw siya. At isa pang OFW naman, ang humingi rin ng tulong sa atin para siya ho ay makauwi na. Aba, overstay na ito sa Saudi. Eh, hiling niya ay makasama naman na ang kanyang pamilya dahil pagod na rin siya. Pagod na siya sa pagtatrabaho abroad. Gusto niya magpahinga, gusto niya makasama ang kanyang pamilya. Kaya po, humihingi ng tulong sa atin na siya ho ay mapauwi na sa lalong madaling panahon. At ito naman isang security guard, Kuya Mon, ang nasawi, no, namatay doon sa kanilang barracks. Ito ay natural death naman, sabi bangungot daw. Pero ang reklamo ay ayaw daw tulungan, laki ng bayarin sa funeraria, hindi o pinayaran ng kung agency po man din, pakinggan mo, Social Justice Security Agency. Social justice pa? Yes. Kaya. Palain mo, may ganun palang security. Social injustice. Social injustice security. Mamaya ka. Ang dami. Sige, mamaya po. Alamin mo natin ang kabuuan ng sumbong at ang aksyon na ginawa ng ating palatuntunan. Samantala, isang senior citizen naman ang humingi rin ng tulong sa atin. Ito para makuha na yung kanyang retirement pay. Nag-retire na si Lolo. Siyempre, gusto naman niya mapakinabangan yung kanyang sanay na ipon na mula dyan sa makuha niya sa kanyang kumpanya. Ilang taon na siya? 61. Tanda na, no? Kaya mag-retire. Kaya nag-retire na siya. Oo. After 15 years in service, gusto na niyang mag-relax, relax naman. Sabi niya. Tagal na. Eh, matagal pero, na daw niya. May ibabahagi ako sa iyo. Pag ito ay nag-retire, huwag kang huwag ka lang sa bahay. Kailangan gumawa ka, may gagawin ka, yung hobby, meron kang may farming ka, meron yung may kapalaan ka. Kasi kung wala kang nanonood ng TV, wala kang ginawa, tigo. Kuya-kuya-kuya ka lang sa tumba-tumba. Ano ang mangyayari sa'yo? Correct. Marami mga kaibigan, isang general pa ng Marines. Mm-mm. He was looking forward to his retirement, sabi niya mo. I will be on my retirement. Eh, may kaya eh. Uh-huh. Tigok after 6 months. Kasi biglang nagpahinga talaga, walang ginawa. Siguro, walang ginawa. Literal. Hindi sanay yung katawan eh. Yung katawan niya, sanay doon sa field. Sanay sa lakad, tapos yung pati pag-iisip. Mm-hmm. Hanapin ang katawan mo yan eh. Yeah. Kapag ikaw ay nag-retire, huwag kang maging idol. Isipin na hindi ka dapat na walang ginagawa. Tagnan. Walang ginagawa. Tagnan. Kaya mayroon ka bagong sport. Di ba? Kaya yun, kung may kaya ka, mag-golf ka, kung iba naman, gumawa ka na ibang mga pagkakaabalahan mo. Ito ay mag-retire ka lang sa pagiging empleyado. Pero sa ibang bagay, malakas ka pa naman. Aba, hindi ka pa naman ubod-ubod. Kasi saka pakinabangan ka ng bayan. Yes.
maraming bagay niya. Kaya mo, yung mga nag-volunteer yung mga senior citizen, nagka-traffic enforcer sila, nagwawalis sa kaya, mga ganon. Parang yung napag-usapan natin before, Kuya Mon, Ate Aline, sa Japan, di ba? Hmm. Saka sa Hong Kong, ganun ang ginagawa. Yung mga elderly, they still work. Yeah. Well, eager jobs lang naman, yung mga nag-aayos. Yeah. Kunwari sa McDonald's. Mag-aana lang. Mag-aana hindi naman. Mapansin ko yung mga yung nagka-traffic-traffic sa halimbawa may lalabas na sakyan, so yung nagka-traffic. Yes. Biyad na, may ibang mga edad na. Oo. Saka yung ano, sa mga tawiran, sa mga eskwelahan, yung mga nagtatawid ng mga bata. Yeah. Yun. Yeah. Simple, diba? Pwede naman. Pwede pa sa kanila yung mga ganong trabaho. Anyway, sige, mamaya tatalakayin natin itong mga naka-line up na sumbong at aksyon ng ating programa ngayong araw na ito. For the meantime, Kuya Mon, ano bang masasabi mo dahil aarangkada na daw ngayong araw na ito, today, yung sinasabi nilang pre-registration para sa national ID natin, mga Pilipino. Aba? Pa yun? National ID. Ang tagal na yun eh. Ang tagal na dapat ginawa na lang nung araw pa. Yung national ID. National ID. Oh. Oo. Yeah, nung araw, ang hinaharang yan ng mga yung mga leftist groups. Ay nila ng yung identification daw natin, yung privacy natin. Malalaman. Eh, ayaw lang siguro maano mabuking yung mga kalokohan kasi pag nagkaroon ng national ID system, lahat ng ginawa mo na doon na. Kasi maganda yung national ID system. Halimbawa, bago ka sa lugar, siyempre may mga yung mga barangay tanod, di ba? Mga kapitan, bagong muka. Pupuntahan ka, di ba? Mawalang galang na po. Pwede ba makita yung national yung ID natin? Yeah, ID mo. Ayan. Tapos maganda dito, Kuya Mon. Pero, kukunin ngayon na titignan ngayon sa computer. Advanced na tayo niya. High-tech na tayo, di ba? Para tayo sa abroad. Talagang, kasi, anong trabaho mo? Ganito. Pero titignan sa computer ngayon. Wala, di ba? Madali lang naman yan. Tama. Kaya, sa Amerika ako, pumunta ako doon sa isang farm na napansin ata nung mga neighbors. Malalayo ang farm ito, malaking. Sa LA County. Mayroon ata nakapagsabi na may bagong mukha. Ang, yung nasa farm, may bagong mukha. Pupunta yung sheriff doon. Walang, parang patay mali siya. Parang, hello, sabi nila. Merong, we just came to visit. Yun. I just came to visit. Uh-huh. Yung sheriff. Tapos nakipag-usap sa akin. Tapos, alam ko, sabi niya, ganito. Alam ko ng pakay niya eh. Tapos, sinabi ko, pangalan ko. Tapos, wala ka. Coffee. Sabi niya, can I just go out? I'll take a look. I forgot some papers in my car. Nakita ko, tinignan ko siya. Pumunta siya doon sa kotse niya. Yung kotse lang may computer. First ng America. Tinignan. Oh, tinignan niya siguro. Kita ko eh. Kasi nasa... Ayun. Tapos bumalik. Tapos, ayun. Parang walang nangyari. Hine-check na niya ako. Yung profile ka, di ba? Profiling, oh. Yeah. Kung totoo yung sinasabi ko. Malalaman din niya kung hindi. Nasa computer. Yes. At ang maganda pa rin. Google nila. Google nila yung, ginugle niya yung pangalan ko. Tsaka, ayun. Bumalik siya. Tapos, ang tagal ng after that he stayed for lunch. Mga tatlong oras kami nag-usapan tungkol sa baril, tungkol sa trabaho ng pulis. Ayun. Yeah. Kung ito maganda dyan sa ID na yan,
ano yung madali yung oh, ninipis na yung pitaka mo, ninipis na yung wallet mo. Oo. Oh, kasi mo na isa na lang yung ID. Wala ka ng voter's ID, wala na, di ba? Wala na SSID. Oh, yun na lang yung pagpapresenta mo eh. Correct. Katapos yan, sana may blood type ka na, di ba? Yung blood typing na. Kompleto. Kuya Mon, Ate Rin, may tanong pala ako. Yung ID ba natin na yan, ay hindi, wala ba limitasyon yan? Ibig sabihin, lahat magkakaroon yan. Magkakaroon. Kahit may trabaho, walang trabaho, yes. Basta nasa wastong gulang, makakakuha. Basta nakakaboto ka na, nakarehistro ka. Yan okay. Ang national ID na. So ngayon, 32, okay. 32 provinces ang ikikutan. Mag-house to house, Kuya Mon, ang mga taga-census. Baka may mga pumunta sa mga houses ninyo, profiling na kayo, kunin yung mga information, mag-gather na sila. Mag-iingat lang daw, yun ang panawagan. Baka may mga peke. May mga peke na naman. Napupunta, papakilala ang census, yung pala hindi naman. Daming, Alin, ang daming ngayon scam. Dami nga. Dapat alam niyo. Alam ko yan. I-Google niyo po sa PSA at saka sa DSWD natin yung mga dapat lang sagutin na itatanong sa inyo na magpo-profile na sento. Correct. Kasi baka may mga hindi na dapat na information na tinatanong eh, tanongin pa, itatanong, sasagutin niyo naman. Yung pala, ninanakawan na kayo. Hey. Hey. Baka mga tanong eh, ay asawa ba? Pinataan ba asawa ka? Ay asawa ka na ako. Ay, mga... Pag gano'n, nawawala yung ID ko. Nawawala yung ID ko eh. Ay, naiiwan ko sa bahay. Wala akong biyuda po ako. Pwede pong tulog na rito. Personal na yung mga tanong, ano? Basic lang naman yung question eh. Pangalan, apelido, middle name, sex. Sex daw, tanong ko yun. Tatanungin yung sex. Once a day. Sabi nga ni Pangulong Bigong sa akin, hindi sabi ko. Yun na, di ba, naisabi ko na eh. Yes. Na raw siya umiinom. Last week lang yun eh. Hindi na siya umiinom. Hindi na siya naninigarilyo dahil siyempre nagkasakit siya eh. Sabi ko, sex. Sabi niya, once a day. Oo. Pag may tanong muna, tumitira mo pala. Kasarian po, gender. Yun ang tinatanong doon. Hindi po. Hindi yun. Kung ilang beses ka nakikipagtuk. Sex sa isang araw. tapanungin din yung birthday ninyo. Saan kayo pinanganak? Anong blood type? Tama yun po. Dapat alam pala natin yung mga blood type natin. Basic information. Disgrasya ka. Pumunta ka sa ospital. Alam na nila kung anong, halimbawa, may... Alam nila dugo, dugo na ibibigay sa'yo. Sakalin sa'yo kung sakali. Tama. Yeah, mag-blood typing na po kayo doon sa mga hindi pa aalam kung ano ang inyong type. At kalagayang sibil. O, anong kalagayang sibil? Marital status. O, ano ba sa noon? Marital status M. Marital madami. Status. Multiple. Marital status M. Madami. Multiple visa. Married pala. Mali. Married. Yun. Married. Single, hindi madami. Married. Single, married, widow. Separated. Dinalagay ba yung doon? Hindi na, no? Basta married. Tapos yung address. Separated, ewan ko lang. Basta madami. Hindi yata nilalagay yun. Pero sa gender, anong lalagay mo? Saan kayo mo? Sa gender daw, ano ilalagay? Ano daw? Yung alangan. Ano daw ilalagay? O, napuputol si Kuya mo. Napuputol sila. Ayan. Ayan. Tapos siyempre yung address ninyo ho. Kailangan hindi, malaman din ho. Yung gender. Tapos may PSN number na ibibigay sa atin. Yun na yata yung parang identification number. Ito po yung sample ho. Ayan ang sample. Ayan. Hindi mo nakikita. Ayan. Google, sa Google po. Ayan. Ayan. Tapos may picture natin. Dapat na picture na tayo ng mga paganda kayo, guwapo kayo, ganyan. For life na nating ID yan. Oh. Siyempre. Ayan. Saan, libre to ha? Libre. Baka sabihin na may bayad. Libre daw to kuya mo. Libre. Sinabi na nila. Oo. Oh. Salamat naman at libre. Ano ba yun sa
sa general appropriations budget. Uh-huh. Sa budget natin for next year. Kasama na yata ito, Kuya Mon. Kaya libre na lang ipamibigay yung mga ID na ito. Kaya napilitan si talaga i-convene nila yung Kongreso. Yung Kamara de Representantes. Kasi ang ginawa ni Cayetano, bigla na lang in-adjourn. Oo nga, di ba may usapan sa October 14? Isang araw na yun ah. Papapalit na dapat. Ang hirap talagang... Nare. Alam mo, nagsisisi si Pangulong Digong na kinuha niyang vice president siya, yung running mate niya yan. Oo. Ay. Ang galing yan, no? Ang talino eh, no? Walang... Kitang-kita naman sa noo, matalino talaga. Pero walang palabra din. Hirap pa ito. Pero mo, mababa siya. Di siya papasok sa pagiging vice president. Tumakbo bilang congressman. Iiisa lang ng kantay. Bakbo siya ng vice president. Isang araw, isang taon, hindi siya na nabigyan ng pwesto. Hmm. Kaya, nung mabigyan siya ng pwesto, siya Department of Foreign Affairs, Foreign yes. Secretary. Tapos tumakbo siya ng siya at saka yung misis niya. Tumakbo sa Taguig. Siya ito dapat kita lang naman. Isang district lang ang Taguig dapat eh. Dalawang distrito. Hinati nila. Oo. Mag-asawa. Oh. Si Lani yung sa isang distrito. Siya naman sa isang distrito. Iba sila ng address? Ha? Magkaiba sila ng address? Hindi. May parang mag-asawa eh. Mag-asawa. Di ba dapat isa lang address nila? Hindi sila tama. Kasi nung mayroon akong natirhan sa BGC, doon yung si Cayetano eh, nakatira. Mm-hmm. Tapos yung nakikita ko, siya lang at saka yung mga bodyguards niya umakit sa nakasabay ko sa minsan eh. Sabi ko, bakit wala yung misis niya? Pero sila nagsasama. Oh. Pakitan tao lang. Excuse me. Kasama-sama sila. Oo. Kaya nga, para payagan sila, magkaibang distrito. Doon nakatira sa isang distrito, iba naman isang distrito. Grabe. District 1, District 2. Yan ang isang halimbawa ng political dynasty. Mag-asawa, kongresista, kapatid, senadora. Yung isang kapatid, si Lino Cayetano. Hindi pa. Kung palagay ko, pati yung mga barangay captain, mga kamag-anak nila yan. Anak. Hindi mga barangay tamod. Diba? So, ang Taguig pala ay Cayetano talaga, no? Oo. Parang ang tingin ko sa mga botante sa Taguig, hindi ko kayo nalalahat, ha? Mga bobo. Bobo. Wala na ba kayong mapiling iba? Nga. Baka puro Cayetano lang talaga nakatira dyan. Yun ang mahirap. Wala na yung gentleman's agreement, ano, Kuya Mon, na magpahamagahati sila. Para sa mga lalaki. O bakit? Lalaki naman si, ano, congressman. Di ba lalaki? Lalaki ba? Macho-macho? Macho ba? Congressman, oo. Macho ba? Lalaki ang dapat, lalaki ka, dapat tuparin mo yung pwede mo. Sa pagkasunduan. Yung alanganin. Rosy cheeks pa naman. Rosy cheeks. Baka sinasampal-sampal niya yung mukha niya. Para maging rosy cheeks. Aray. Yun lang. Ayan, so pa. Pero akong kakilala eh.
Kilala akong lawmaker. Pag gabi na matutulog na siya, ang lagyan niya na may microphone dito. dito. May kurukrum. Sabi ko pa, sabi mo eh. Buti siya, wala nang ipagbawas lang siya ng konti para mayroon pang pinch, may nakikita pang pula-pula. Nakakatawa, sabi mo ko sa amin, yung tayo late. Sabi mo dati, meron tayo late, di ba? Meron tayo late na pula ng bisnes. Anyway, so paano yung Kuya Mon? Ano ba, magpapalit ba? Magkakaroon ba tayo ng bagong speaker of the house o hindi na? Siya pa rin. Palaki mo. Hindi ko alam. Alam mo yung mga kongresista, magaling si Cayetano humawak ng mga kasamahan niya. Eh kasi nauna siya. Hindi niya ng fourth barrel. Alam mo ba na sa Taguig, ang liit-liit na lugar, 11 billion pesos ang mga gilaan para sa kanyang distrito at sa Taguig. 11 billion. Ang liit yan. Liit na lugar yan. Laki ha, 11 billion. Oo, eh paano yun? Nagpa-picture na yung dalawa. Si Congressman Cayetano, may picture siya with Pulong. Si Congressman Velasco, may picture naman siya with ano? With Tara. Ang lakas ng kulog dito. Dito din, so, narinig namin. Nagagalit, tuloy. Wala daw kasing ano, hindi na in-honor yung agreement. Nagagalit tuloy yung ano natin, ang kalangitan na nangyayari ngayon sa atin dito sa bansa. Anyway, sige mamaya Kuya Mon, magpapag-break tayo kasi kumukulog ang lakas. Magpapag-break tayo sandali at napuputol tayo pagka kumukulog, tinatamaan yung ating mga signal. Mamaya sa pagbabalik ko namin, bibigay na ho namin yung ating mga nakalain na nasumbong. Makalipas po lamang ilang sandali, ang orasan natin, oy, sakto, alas 3:30 M punto. Babalik ko kayo mga kaibigan, kaya Alex. Pagpagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulfo, pagpagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bold Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV. Seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus Boxes and Digital Free-to-Air Channel 29. Also heard on DZRJ at 10 a.m. Secretary Sal Panelo and co-host Pia Morito and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day, and provide legal and social insights
on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ8:10 a.m. and subscribe and like and watch on YouTube, RJ News PH. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful uplifting... Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Saka yung sa kasambahay. Alright, ito na. Nagbabalik na tayo dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. Isumbong mo kay Tulfo. Ayan, makulog. Kuya mo na, ibumabagsak. Tuwing hapon talaga yung ulan, ano? Kulog ng kulog. Ang lakas eh. Ang lakas. Lagang panahon na ng pag-ulan, Kuya Mon, Ate Aline. Pero wala na tayong pag-yo, di ba? May low pressure area lang. Nagbo-bowling sa San Pedro, sa langit. Ayun, nagbo-bowling. Oh, mag-iingat po kayo ha sa pagmamaneho, madulas. Oo nga. Saka yung mga kiblat-kiblat na yan. Maneho. Mm-hmm. Pero kasi itong masyadong malaki na, ang nakatakot alin sa yung pagpatakbo ka sa kalye, sa highway, pagkukunti lang yung ambon lang, malabas kasi yung oil ng lupa. Kaya mag-i-slide dyan. Pero kung ito masyadong buhos na, wala na yung oil na wash out na yun. Wash out na. Kaya lang, hindi ka pa rin pwedeng kasi hindi mo nakikita, yung visibility is very poor. Diba? Tama. Tapos, magiging traffic na ang cost niyan. Tapos marami na magsusiming sa baha. Lalabas na yung mga batang naglalagay ng sabon sa mga kotse, mga nagtutulak, mga ganyan. Para alam ko yun. Doon tayo, nung nasa Makati pa yung isang bumakay Tulfo. Tuwing ganitong kalakas ng ulan, nagsisilabasan yung mga anak ng squatter. Sa pool. May swimming pool sa kalye. Nagpunalangoy doon sa kalye. Kasi yun, swimming pool nila, di ba? Sa baha, ang bilis bumaha dyan. Hindi naman sila nagkakasakit. Hindi, no. Pero dumadami pa nga sila, eh. Oo. Uy, ingatan niyo po ha, yung mga sugat. Kung yung mga sugat kayo, huwag kayo magtatampitaw sa baha. Baka kayo ay magkasakit, no? Yung sa mga ihi ng daga. Leptospirosis. Yan. Tapos, mag-double dosage po kayo ng vitamin C dahil uso na ngayon, uso na naman ang sipon at ubo. Nakalagna. Yung mga flu. Iwasan natin magka-flu. Ako, baka maging COVID yan. Masarap ng humot dito. Ayun, malukot. Maginaw. Diyo. Tapos may kasama. Masarap daw mamalukot basta may kadaming. Ayun. Anyway, ito na nga pala. Ito, speaking of kuryente, Kuya Mon, Ate Aline, alam nyo ba, mga kaibigan, alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Yan, napapanahon ngayon yan. May kulog, kidlat, malakas ang ulan. Aba, makuryente tayo yan. Delikado po yan dahil sa mismong pagtatayo ng bahay o kahit anumang istruktura na malapit sa linya o ng kuryente o tore ng kuryente ay mahigpit na pong ipinagbabawal. Yan, may kaukulang parusa ang paglabag po dito, pagkakakulong ng hanggang 12 daon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar.
at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Thank you, NGCP. Thank you. Alright, partner, bago tayo dumako doon sa mga sumbong, may mga nagtatanong, may mga curious na yung mga chismosa at chismoso dito. Tungkol sa inigosyo mo. Ano ba yan? Parang ba makakapit yan? Yung? Ayan. Yung ay negosyo. Ay negosyo pala. Ayun. Actually, actually, sa mga hindi nakaabot kanina, na meron akong video clip nang nananawagan na si Fatima Borromeo. Siya po ay isang PWD. Siya ay walang braso. Ipaliwanag mo kung anong yung PWD, person with disability. Person with disability. Ang ibig sabihin po yan, may mga taong may kapansanan. Siya po ay may dalawang, ay yung dalawang kamay niya po ay wala. Ito po ay inborn. Ayan. At sumulat po siya sa amin. Kumbaga nag-text po siya sa amin, ang nag-text na kapatid niya, yung ate niya nag-text sa ating himpilan. At Kuya Mon, Ate Rin, kaya ko siya pinili, gawa ng, instead na kaawaan siya, okay, kaawaan at humingi ng pera, humingi ng ayuda, ang hiningi niya talaga negosyo dahil gusto daw niyang magtrabaho. Dahil bago pa man siya sumulat sa atin, siya daw ay nagbebenta ng mga peanut butter, mga chinelas, kahit ano. At instead na maging pabigat, gusto niyang mag-alagaan pa ang kanyang dalawang magulang, buhay pang mga magulang niya. Yung nanay at tatay. Yung tatay niya isang karpintero lang. Actually, meron nga akong clip, nandun ako kanina sa Kabisig. Sityo Kabisig, Antipolo City. Kung saan nakita ko yung kanilang bahay, in-interview ko sila. At talagang nakakatuwa, Kuya Mon. Talagang disidido pala talaga siyang maghanap buhay. Kaya siya ang una ko napili. Actually, may tatlo pa tayo. Iko-cover natin yan. Ayan. Anong hanap buhay ang bibigay sa kanya, ang gagawin daw niya? Bali, ang gusto lang naman niya, ang kakayahan lang naman nila is magtinda. Yung ate niya dating nagluluto sa isang parang concessionaire, I don't know, parang cafe, cafeteria. Ngunit gawa ng pandemya, nawalan din ng trabaho. So ang sabi ko nga, ito ipinapaayos na, inaayos na natin lahat ng mga barangay permits. Kung sa, tinitingnan na rin natin, i-ocular natin kung saan sila pwedeng magtinda. At bibigyan natin sila ng training, Kuya Mon, Ate Aline. Yeah. Para talagang lumago yung negosyo nila. Hindi yung magbibigay ka ng 5,000, 10,000. Hindi naman natin alam kung anong ginagawa nila sa pera. Hindi ko naman nila lahat. Ha? Pero biro mo, Kuya Mon, Ate Aline, isang PWD instead na kaawaan. Di ba? Gusto niya maghanap buhay. Kung talagang gusto, may paraan. Yung ayuda. Ayuda. Ito, Kuya Mon, kaya tayo naglalabas ng ganito ngayon. Kaya tayo nagkaroon ganitong programa. Dahil tulungan natin, dahil talaga alam mo yung panahon natin dahil sa pandemya, marami nagsarang industriya, marami nawala ng trabaho, so taghirap yung ating mga kababayan. Di ba, taghirap, yes. Tayo kahit paano, maswerte pa rin. Kaya na tumutulong tayo sa mga nagugutom, di ba? Bigas. Correct. Dilata. Oh, nakikita niyo po sa Facebook namin 'yon. Yung mga ayuda ho namin doon sa mga less fortunate nating mga kababayan. At yan, sa tulong ni iFranchise under the Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation ni Kuya Mon, ito ay naging posible at naging realidad para sa ating mga kababayan. Minsan kasi may mga nagme-message sa akin, totoo ba 'yan? Totoo po 'yan at ngayon po talagang realidad na. Ang target po ng RTGSF at ni iFranchise ay magbigay, mag-award po kami on the 26th or 27th. Abangan niyo po yan sa unang apat na mabibigyan namin ng iNegosyo. So abangan niyo po yan dito sa aming programa. Isumbong mo kay Tulfo para makita niyo rin. At kayo, kung gusto niyo, hindi sumulat kayo or tumawag. Dito sa aming himpilan. Basta kung mag-qualify, kasi may qualification din naman po, syempre. Yeah. Hindi ba gusto mo lang approve ka agad, hindi po gano'n. Mm.
Of course, hindi naman. Mas maganda sana kung meron din kayo mga work experiences, yung mga natanggal sa trabaho, yung gaya ni Fatima na, ayun nga, meron siyang disability. Eh, mas maganda po siguro kung mabigyan niyo po kami ng video at overview kung ano po talaga ang kalagayan. Saka ito parang hindi na iaangat yung kabuhayan, iaangat din yung dignidad. Diba? Yung dignity mo. Bukod doon, partner. Hindi ka lang nangingi. Yes, bukod doon, partner, Kuya Mon. Pag umunlad siya, lahat sila madadama, yung nanay, yung tatay, yung kapatid, lahat sila. Saka ano yun, talagang tuloy-tuloy yun. Titignan natin after 1 or 2 months kung kumusta na sila, kung kumustahin natin sila. May ganun pa, follow through. Oo, ito po ya, ano nga, medyo maliliit ang negosyo, hindi ito big time, baka kalayo, hindi namin kayo ng, baka ng grocery store. Ito yung mga, mga maliliit lang, barbecuehan, ganon. Ganon. French fries, mga pika-pika, ganon. Yan. Abangan nyo ho yan, everyday mag-report po si partner bot dahil proyekto niya ho yan. Right, sige pa. Sige, dito na tayo sa unang sumbong natin, Kuya Mon. Ito yung sinasabi ko sa iyong nasa nagretiro na bilang isang karpintero. Si Mang Emiliano Buslon. 61 years old pa lang ay nag-retire, no? Diba? Aga. Pagod na rin siguro. Ilan 61. Bata pa. Eh, napagod na siguro siya sa pagiging karpintero niya. 15 years in service under DMCI. Oh, malaki sure. Kumpanya to. Oh. Oh. Dati ko lumilipad dyan. DM Consunhi yan, di ba? DM Consunhi po. Sige nga, pakinggan mo natin ang salaysay o sumbong ni Mang Emiliano. Narito po. Nagsimula ako sa DMCI, nagtrabaho nung sa Davao pa noong May 23, 2005. Continuous yung trabaho ko hanggang nag-file ako ng retirement noong July 6 taon na ito. So bali, magtatlong buwan na po yung retirement ko nag-file. Ngayon, nahirapan ako pag follow up doon sa main office kasi ilang beses ako nagpunta para ma-verify kung ano nang status sa retirement ko. Makausap po sila sa telepono, saglit lang yung sabi, antay-antay lang daw. Hindi ko sigurado kung kailan. Eh wala akong ibang paraan na isipan, ma'am. Pinuntahan ko kayo dahil may nagsabi sa akin, doon ka magpunta at hingi ka ng tulong kay Sir Montolpo. Alin? Ayun, nananakit na daw ang paa ni Mang Emiliano, kakabalik-balik ko yung mga pinabalik-balik kasi siya, follow-up siya ng follow-up dito sa kanyang retirement pay. Kasi nag-retire siya, nung July pa siya pinangakuan eh, July pa dapat. July siya nag-file ng kanyang retirement. Oh. Pero balik-balik daw siya, ala pa rin. So napapagod na daw siya, sabi niya kung hindi alam kung may makukuha ba siya o wala. May tawag dyan sa kumpanya? Ah, ano pa yun? Balasubas. Pero malaking kumpanya eh, di ba? Dapat hindi gano'n. Pero malamang Kuya Mon, yung mga tauhan lang mababagal kung milos. Oo. Ayan, kaya tinawagan natin yung HR. Hindi niya, dapat kuminsan, tinatanong niya yung nangyayari sa baba. Yes, oo. Kaya po, tinawagan na ho natin ang DMCI at nakausap po natin yung HR manager mismo ng DMCI para alamin kung ano na ba status nitong claim ni Manong. Narito po ang sagot sa atin ni Ms. Mayor. Kumustahin ko lang po sana, ma'am.
Okay na yan, ma'am. Tapos na po yan. For computation na lang po yan. Bali na request ko naman na po yung last day computation niya. Pagkakuha ko nun, ma'am, magbigay sa akin ni payroll, kukumpitin ko na po siya. Okay. So, ng computation, nagawa ko na po siya ng request for payment, nagbigay na lang po siya sa check eh. So possibly, ma'am, how many days or weeks pa po yung need to run before finally ma-receive nito ni Mr. Emilio yung possibly kanyang... Possibly na next week. Possibly next week po. Apo. Wala pang tapos na yung ito. Ano yung nakarin mo? Wala si Viola. Nakamute. Oh, Viola, okay na? Complete? Na-complete na ba natin? Yung masyado marinig dito eh. Ayan, so meron naman daw, sabi ng HR, yeah. Asikasuhin na mama, i-expedite. I-expedite na, na-request natin na dalian na. Urgent. Hindi naman. Kaya daw hindi agad na asikaso dahil nag-quarantine yung mga tao, Kuya Mon. Oh, nag-quarantine yung mga staff, mga empleyado nag-aasikaso ng claim. Palaging yan ang dahilan. Lagi na dahilan yung yung quarantine, yung pandemya. Pandemya. Oo. Okay. At ang next resulta... Year, wala na nun. Next year, wala na. At ang resulta ng pag-follow-up natin dyan sa HR, narito po, in-update po tayo ni Mang Emilio. Pakinggan natin ang nangyari na sa kanyang claim. Lubos na po. Salamat na kayo po itong tumutulong sa nangailangan ng tulong tulad sa akin. Ngayon po, ma'am, uulitin ko, maraming salamat sa inyo. Yun. Nakuha na ni Mang Emilio, Kuya Mo, yung kanyang retirement benefits. Yun naman. Oh. Kaya masaya na daw siya. Gagamitin daw niya yung pangnegosyo. Oh, di ba? May kabuhayan. Pag dating niya na 65, meron siyang pension sa SSS kung talagang... Kung meron pa. Yes, di ba? Meron pa siyang beneficyo doon sa SSS na kailangan. O kompleto, hindi niya yun eh. Nasa kanya, gusto niya ituloy hanggang 65 years old para makuha niya yung maximum. 65 ang maximum. Yes, 65 yung maximum age ng pag-contribute para lumaki yung kanyang pension. Alright, so susunod nating sumbong. Ito na yung sumbong ng isang kasambahay ho natin. Si Aling Enriqueta Amador. Hindi siya nang tulong sa atin, Kuya Mon, kasi siya ho ay naninibihan sa mag-asawa yung sabi niya Laguna ng 9 na taon. Kaya lang daw, unti-unti, parang nagkakumihina siya, humihina ng katawan niya. All around po kasi yung kanyang trabaho. Eh, ngayon, humihina daw siya ng tulong doon sa kanyang anak para magpahinga. Gusto niya magpahinga muna. Anong ganon. Eh, kaya lang para daw hindi yata nagustuhan ng kanyang employer yun. Sige, pahingan muna natin yung naging sumbong ni Aling Enriqueta. Sama ng pakiramdam ko daw, sinanong niya na kung ano bang nararamdaman mo. Sabi ko, hirap akong pumihinga. So, habang nagpahinga po ako, sinabi ko na po sa kanya, ma'am, magpa-check up po ako. Ang pinapoint po kasi talaga naming reklamo is bakit po na yung nanay ko po ang mismong nagagasto na para dapat na mapagamot siya, irresponsibilidad po ng employer niya. Pinapauwi nila
po na bibigyan naman po ng ticket po. Ang tanong po ba, ang ticket po ba na ibibigay niya, iaabot hanggang sa amin? Bakit po si Mama tinanggal ng walang-wala? Gusto ka po na sa kailan kayo nakakuha ng text na hindi na kayo babalik? Ito lang po, September po, nandito po yung mga text nila. Na hindi na daw kayo babalik, kukunin niyo na rin gamit niyo. Yun po yung kinasama ng loob ko. Ipalabas lang nila na kapag may sakit na, natanggalin na lang. Oh, umiyak si nanay Kuya Mon dahil nung babalik na siya, pahinga lang naman siya dun sa anak niya. Nung babalik na siya, dun sa amo niya, hindi na daw siya tatanggapin. So tinanggal na siya ng kanyang amo. Wait, ilang taon na siya dun sa amo niya? 9 years. Kaya naiiyak siya, nalulungkot siya. Kasi pa, napamahal lang nga siya din dun sa amo niya. Eh, gusto lang naman niya magpahinga para lumakas ulit siya sa dati, bumalik yung katawan niya sa dati. Pero hindi daw, sa halip ay tinanggal na daw siya. Ngayon, binilan daw siya ng ticket na. Sabi, binilan daw siya ng ticket. So, ang gusto niya, maliban nung sa bibigyan siya ng ticket, para daw, yung bigyan din siya nung servisyo assistant pa, financial assistant. So, siguro, kasi natin separation pay, dun sa kanyang panimilbihan sa loob ng 9 na taon. Sige, narito po yan. Pakinggan natin. Ganito na nga po, tinanggal nila kung gusto kong mangyari. Sagutin po nila lahat yung pauwi ko, hindi lang po yung ticket lang, kasi hindi po yung sasabat. Sa dami ng requirements na kukunin ngayon pauwiin, wala po ako ni po. Nagsabi, nagsabi ba kayo? Wala po. Dapat sinabi nyo. Hindi po sinabi Ma'am, kasi narinig kasi ko. Kasi para malaman natin yung sagot nila. Narinig ko na po sa amo niya, sa amo kong lalaki, ma'am, na sabi niya, for in case na makahingi ako ng tulong sa barangay, yes, napauwi po. Ano po, yung ibibigay po nilang pang ticket saka yung sahod pa po, yun lang po yung pera. Yung masisave kong pera. Yun. So, ticket lang daw ibibigay saka yung huling sahod. Eh, syempre, hindi sasapat yun. Pag huli niya ng probinsya, kulang, sabi niya. Yung bang 9 years, wala ba daw iaabot sa kanya kahit pa paano pansimula pag-uwi niya ng province. Okay. Kaya po, tinawagan ho natin yung kanyang employer. Nakausap natin, Kuya Mon, yung si Mr. Angeles. Para nga kausapin tungkol dito, wala ba ayuda? O yung preso, dagdaga naman nila ng napabaon, si nanay, pag-uwi. Narito po, pakikipag-usap po natin kay Mr. Angeles. Baka naman meron siyang separation pay para maayos siya, makapagsimula siya makauwi sa probinsya. Actually, for the past 9 years naman talaga si Pamet, matagal na rin yung naging bedsitan or something. Correct. But then kasi, bago siya pumunta rin sa anak niya, pinag-check up namin siya, ano, lahat ng test kasi ma'am, lumabas, eh, wala siyang problema. Pinag-city namin, pinano, and everything. Hindi naman sa, ano, no, kasi nurse din ako, parang, hindi ko rin maintindihan bakit yung condition niya hindi gumagaling kahit sa fact na negative yung mga results niya ng ano. To be honest, ma'am, we felt na parang may magpapa-increase pa siya or something. Kasi pero ang tagal na kasi niya sa amin. Hindi ko alam ba't pumunta siya sa inyo or something. Pwede naman siya kasi kausapin directly. Yes. Kasi hindi naman kami naging masamang amo sa kanya. Oo, so, sinabi na, naman niya yun. So parang... Kaya doktor nila, negative naman daw sa mga test. So, hindi nila bakit sinasabi niya may sakit itong si Aling Enriqueta. May sakit? Diba? Oo, nangihina. Sabi ni Aling Enriqueta na si Roman, nangihina siya. Anong sakit niya? Hindi na niya alam Kuya Juan eh, kung ano yung sakit niya. Nagpa-test naman, negative naman sa ilang mga test niya. Ayos naman. Pinatest naman ng mga amo? Pinatest naman daw ng amo. Eh, ayos naman daw, normal naman daw yung condition ng mga test ng mga results. Bakit ayos naman pala? Ba't hindi tinanggap? Yun. Eh, siguro dahil lumabas. Ha? Na-expose. Lumabas siguro kasi na-expose. Pinausapan kasi, huwag ka lalabas. Eh, lumabas. Baka na-expose sa virus. Katakutan. Yun, baka ganun. Kaya pinag-usap po natin silang dalawa. Pagkaturan din yung amo. Oo. Pinag-usap natin silang dalawa para pag-usapan itong sinasabing nga tulong
ni Mr. Angeles kay Aling Enriqueta na rin po. Ano nangyari? Ba't napuntunan po sa kanya? Ano lang po, gusto ko lang po makasigurado na asa kung sasagutin po ninyo yung pauwi ko lahat. Walang-wala naman po ako. Una sa lahat, kumbaga, yung worries mo, sinasure ka naman namin. Even nga na nagbakasyon ka tikip or umalis ka, pinasahod ka rin namin tikip. Opo, alam ko po yun. Hindi rin naman kami masamang tao para dumaretso ka sa ganyan. Wala naman kami pinakitang masamang tinapay tikip sa'yo. Ma'am, kung totoo siya, sige, kung pwede, kung gusto niya, bibigyan namin siya ng sahod na kahit hindi namin siya nakain na ba. Pero hindi ko alam kung paano yung computation na hinihingi niya sa amin or ano. Ang computation lang naman sa separation pay, half month salary times 9. Ito times 9 pa na. Times 9, kasi kung 9 years of service eh. Yung kung ano lang siguro, kung ano lang yung nararapat sa batas, yun lang siguro kailangan mo ibigay sa kanya. Nakakasyak lang, ma'am. After all these years, ganun kalaki yung hihingiin sa amin, ma'am. Nung pwede po bang maano namin niya na tumunta na lang siya rito, mag-usap. Sige. Actually, ganun nga po gagawin yan. Magkausap kayo. Pakisabi na lang, ma'am, nakakasama actually ng doob kasi para pumunta sa inyo. Hindi kami naging masamang, aling... Nagtatampo si Mr. Angeles, Kuya Mo, dahil... Yan naman pala eh. Naniguro lang. Naniguro lang. Yung kasambahay na Bisaya. Yung bang maalalahanin yung amo na babae? Dahil sabi niya, malakihan siya mo ngayon ha. Sabi, cancer ma'am. Cancer. Ay, teka, bakit? Teka. Magagamot pa yan. Alam mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi na lang ngayon sa doktor. Tapos eh, sabi ng doktor, wala. Walang, kasi in-x-ray lahat. Walang diferensya, walang sakit. Buntis. Salamat naman, Inday, sabi niya. Wala ka palang sakit, hindi pala. Nakakinabahan ako doon sa sinabi mo na may cancer. Sabi nga, buntis ka lang pala. Ito ma'am, sabi ka, cancer ma'am, cancer sa inyong baba. Cancer, yung nagbuntis niya. Cancer pala. Oo. Ayan, so nag-usap ang mag-amo ko yung mga pinag-settle natin sila. At pinaalalayan natin sa barangay para magkaayusan kung magkano ba talaga kaayusin. Narito po ang resulta. Pagsamahin natin, Viola, tuntukin. Napunta kami sa barangay po ng Binyan, kasama po yung employer niya. And then, doon na po lang nagkaayos po. At yung gusto naman ng mama ko is, ginawa naman po nila, sinagot naman po nila. So, bali naging okay na po lahat po. Okay, so ano na pagkasunduan sa barangay? Bibigyan po si mama ng pang-ticket niya pa-uwi, tsaka pang-gastos niya para pa-uwi po. Bali, binigyan siya nung nasa barangay kami, binigyan siya ng 5,000. Bali, 5,000 ulit sa 15 po, October 15. So all in all, 10,000. Kasi bali po, kaya po, 10,000 lang po is dahil po, may SS po kasi hindi nahulugan si mama at saka PhilHealth na sila na din magbabayad. Kontento naman ang mama mo doon? Okay naman po sila. Kung ano man yung pinaliwanag ni mama or sa loob ni mama is naiintindihan naman din nila po. And then, ganun din naman po kami kung ano yung ano nila na naiintindihan naman po namin sila. Good morning po. Aling Enriqueta, kamusta na kayo? Hi ma'am, okay na po kami ma'am. Oo, nagkaayos na po kayo. Kontento ho ba kayo sa pagkasunduan ninyo ng employer nyo? Maraming salamat po ma'am. May idea po kami na magkasundo po. Sa inyo po ma'am, maraming salamat po sa pagtugon namin sa inyo. Ayun po, basta ganun po ma'am, maraming salamat po. Sa employer mo, ano gusto mong sabihin? Anong message? Message ko po sa kanila. Sana makakita pa po sila ng kasambahay na magtagal pa po sa kanila. Sana makakita pa rin po sila ng katulad ko. Yun. Sa isang katulad ko. I love myself. Ayun. Okay, yun. Walang problema, hindi naaayos ang mabuting usapan. Okay, sige. I love myself.
Patunda pa. Ano para si doktora din to, no? Gibbs din pala. Two Gibbs ang sweldo ni Alan, yung ayun yung tulong. 25 every 25th. Okay, Alan? Every 25th. Uwi siya, Kuya Mo. So, mag-aantay lang kung kailan may biyahe. So, aabot naman yun. Pwede na natin isagutin niya. Para buo yung pera niya. Ayun. Sasabihin ko po, tatawagan ko si Aling Enriqueta. Ayan! So, dalawang kaso po ang nabigyang katugunan natin. Yung iba pong waso mo, bukas na lamang po dahil kulang na po kami sa oras. At maganda, positive po ang ating mga sumbo ngayong araw na ito. Ayan. Maraming salamat, Kuya Mon. Partner, sa mga nakikinig sa atin, sumubaybay sa inyong araw-araw na hindi sawa. Hindi kayo nasasawa sa amin. Sana po palaging gano'n. Maraming salamat. Ako po si Aline Tarel. Bukas ulit. At ako naman po si Bon Turfo, ang inyong kakampi, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon. Maulan na hapon sa inyo lahat. Si Kuya Mon po ito. At dahan-dahan ha, yung sa lovemaking kasi masyadong maulan. Malamig. Walang labasan kaya, ito. Walang labasan. Walang labasan. Nang kwarto. Kaya nga sigurado, Pinoy, buhay ka. Buhay ka. Pinoy, buhay ka. Baby, buhay ka. Ayan. Oh, baby, buhay ka. Susunod na po ang programa ni Jeannie Moraton. Tabayanan niyo po. Bye-bye. See you tomorrow. Pagpagtanggol ang happy. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na suplin. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalihan. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and